Hi mga kapatid, ako si RJ Mendoza ng News 5 Digital at ito na nga, pag-usapan natin ang hot topic ngayon sa TikTok na may nagbabadya raw ng kamalasan, may paparating daw ng mga bad omens. Nako, dahil daw ito sa magaganap na total solar eclipse ngayong April 8. So ilang bahagi daw ng Pacific Ocean, ng Mexico, USA at Canada ang makakaranas at makakakita ng eclipse. Pero dapat ba tayong matakot? May epekto ba ang solar eclipse sa buhay natin? Well, samahan niyo ko at pakinggan natin kung anong masasabi dyan ng mga kapatid natin mula sa kanay ng Feng Shui at Astrology. So, unang-una yung eclipse noong April 9 sa Pilipinas. So, yung April 8, no, that's for the USA. Yung solar eclipse ay nangyayari kapag dumadaan ang buwan or ang moon at humaharang ito sa mga anino ng liwanag ng sun o ng araw. It's a natural phenomena, no? So merong astronomy, merong astrology, and something else. Nagkakaroon tayo ng maikling panahon ng pagka-dark o kadiliman. That's the conjunction of the sun and the moon. No? Meron lang special positioning, no? Yung the lunations or the new moon, no? Parang it happens every month, no? Pero yung eclipses kasi merong, it must be within a certain angle, no? Or degree, no? Maraming paniniwala na eclipse daw po ay sanhi ng isang mystical beast, isang malaking beast daw po na kinakain o nilalamon ang buong sun o isang araw. Sa ancient China may paniniwala din na kinakain o nilulunok o nilalamon daw ng dragon. Kaya may dragon, hinahamon siyang araw. May mga correlation lang, no? Kasi sa history nga natin, ano, buong mundo, no? Halos lahat naman ng culture na merong paniniwala or observation sa eclipse. No? Isa rin paniniwala ng solar eclipse daw po ay posible daw magdala o may pahimahatid daw siya ng bad omen. May mga prominent, no, people na naapektuhan, no? Such as death of kings and queens, no, prominent people, no, so may mga ganong observation. So, baka buntis daw po ay pinapayuan na manatili o dapat nasa loob ng bahay during solar eclipse dahil posible daw yung solar eclipse na ito magkaroon po ng negatibong epekto sa kalusugan ng mga baby na hindi pa isinisilan o posible daw pong magkaroon ng birth defect although wala pong scientific o medical findings sa aspeto. Yan, again po, ito po yung mga superstition. Ang pinaka-prominent na zodiac sign na tatamaan this eclipse, ngayong solar eclipse na to, are the signs Aries, no, and Libra. Posible daw po magkaroon daw po ng kontaminasyon ng mga tubig o pagkain sa during solar eclipse. Ang mga prominenteng tao, no, for example, ngayon sa Pilipinas, na tatamaan ng eclipse is actually yung the former president. Aris yung kanyang zodiac sign. Maraming mga negative na posibleng mangyari, mga panganib, mga trahedyang posibleng mangyari during solar eclipse, which includes mga tsunamis, tidal wave, water-related accidents, mga kinalaman sa lindol, may kinalaman sa pagsabog ng mga vulkan. Yan daw po ilan sa mga paniniwala during solar eclipse. Ito na nga ba, mga stars, during solar eclipse ang tinatawag nating katapusan na ng mundo. Again, ha? Hindi po, hindi tayo dito para mag-create ng takot. Hindi tayo dito para mag-create ng mga negative na false, mga false news. Hindi tayo para mag-negative. Ang solar eclipse ay tinuturi lang po na nakatakot, pero hindi po ito katapusan ng mundo. May mga gumagawa lang, no, ng mga conspiracy theories, no, for example, no, connecting this eclipse to the end of the world, no? Ito siguro misinformation, no? Parang ito na yung this would be the plague, no, of this generation or this period, no? May astrological reason din for that, no? Kasi we are now in the period of air, nag-start siya ng 2020, no? So with everyone's access to the internet, madali nang magsalita, no, ng mga unfounded claims, no, even in the field of astrology or feng shui, no, or metaphysics in general. Kaya kailangan natin mabigyan siguro ng liwanag, no. The eclipses happen every 6 months, no? So since time immemorial merong eclipses. So, may pa ba tayo magugulat? Oo, may pa ba tayo magugulat dahil sa social media. Matinding pinagbabawal sa feng shui, ha, ito sa feng shui aspect, ito pa rin ako na entry sa lingkod na lumabas sa bahay during eclipse. Posible daw magkaroon, maaari daw magkaroon ng 7 years na malas or 7 years na delay sa swerte. Alam niyo ba ang solar eclipse ay napaka-strong ng kanyang Sagi? Ang ibig sabihin Sagi is negative energy na magiging mabagsik at dahil ito sa pagkaroon ng solar eclipse, posible niya magdala
ng mga negative energy problema sa career, sa relasyon, sa relationship, sa pag-ibig, sa kalusugan, at iba't ibang negative. So during solar eclipse, stay at home and do not expose yourself sa sun o sa araw. Sa astrology naman, eclipses no, are indicators of change no, or some important developments no, in one's life. If ever you believe na may effect no, yung eclipse, no, it doesn't happen on that specific date. No? Kaya there's no need to fear kung lalabas ka ba or hindi. No? Life must go on no, even if there are eclipses. Yung pag-ikot nga no, ng sun and the moon and the planets, no, parang kung saan sila may highlight. No? An eclipse is a highlight, a special configuration. Tumama siya or nangyayari itong eclipse na to sa signs na to, Aries and Libra no, ngayon buwan na to. No? So sila yung tatamaan. So parang alarm clock no, binibigyan ng energy or parang panggising no, na energy yung mga Aries and Libra no. Ito naman po ang mga dapat natin gawin. During solar eclipse or nagsisiyan yung solar eclipse, magblasal, magdasal tayo o mag-meditate tayo sa altar natin. Very strong yun. Stay at home lang po ha. Huwag gagawa mag-umpisa ng mga activity during solar eclipse. Posible daw po yung mga activity na gagawin natin. Kung negative yung activity natin during April 8, gagawin natin yung activity niyan. Posible daw tuloy-tuloy na negative ang activity niyan. Meron ding element ng something hidden will be revealed. Some issues in your life, no? Iha-highlight kung ano ba yung dapat mong bigyan ng attention para ma-resolve mo yung problem mo sa buhay. No? So, minsan kasi may mga bagay na hindi natin matanggap. During the eclipse, ito yung ipapaharap sa atin. And then, if you are open to it, if you are not afraid no, of change, no? Para the eclipse itself indicates na this is the time to move forward. So, during solar eclipse, maggawa tayo ng good deeds, maglagay tayo ng pera sa banko, i-text natin yung mga loved ones natin, mag-share tayo ng blessings sa ibang tao. Dapat during solar eclipse, happy ang energy natin, happy ang vibes natin para makatrack tayo ng continuous flow ng swerte o maganda. Yung message kaya natin is huwag matakot sa eclipse. No? So kung anong alban dapat mong gawin, well, go on with your life. Pero yung eclipse kasi parang highlight eh, parang focusing no. So siguro introspection yung pinakamagandang message ng eclipses no. So, generally speaking, if you go with the flow of change no, kung saan no, may message sa yung universe na leave this, let go of this and then move forward. No? Parang ito yung pinaka positive use of that information no. You don't have to be afraid. No? Makatulong din ah ang pag-reach out sa mga taong gusto mong makipag-communicate. Halimbawa, yung crush mo, gusto mong magparamdam siya sa'yo, during solar eclipse, message mo na siya. O kaya gusto mo mag-follow up ng mga calls, mga leads, mga clients mo, posible yan yan during solar eclipse. Basta positive energy ka, focus lang po. Also during solar eclipse, huwag makipag-away. Kung may naka-away ka bago mag-solar eclipse, ikaw na mag-sorry. Sorry na, pasensya na. Pisa tayo, pati na tayo. Iwasan po natin ang pagkakaroon ng mga major o mga away o mga issues para matiwas tayo sa negative energy. Ito po yung mga gabay, patnubay, mga suggestion lamang ni Mas Franz tungkol po sa solar eclipse. Nasa inyo mga kamay pa rin nasa lalay ang inyong mga tagumpay. Ang eclipse ka, no, parang friend natin siya kasi nagbibigay siya ng direction eh. So, whether you know your chart or not, no, ang sinasabi ng eclipse is move forward, no? Do not be bogged down no? by previous issues, emotional baggages, etc. No? Parang this is the time to be free of the past, embrace something in our lives. Kasi an eclipse is a new moon, so it's some form of a beginning. Yun naman pala mga kapatid, makinig at huwag matakot. Tandaan na ang galaw ng sun and moon gaya ng mga between sa langit ay gabay lamang. Meron pa rin tayong free will at magkaroon sana tayo ng open mind para higit nating maunawaan yung mga nangyayari sa paligid natin. Para sa iba pang mga balita, storya at content, i-follow lang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ako si RJ Mendoza ng News 5 Digital.